Check. Hello mga kabidyo, okay, ito muli tayo sa ating panibagong video at samahan nyo muli ako sa araw na to. Para sa ating mga kabidyo, okay natin dyan, nasawang-sawa na sa kanilang mga video, okay na matatakaw mag-feedback. So para sa inyo po to, itong tip natin para sa ating mga microphone na mga mapipipak. Okay, so ito na mga kabidyo, okay, pakita ko muna sa inyo yung ating linya. Kagaya ng dati, ang linya natin dito, series and parallel combination. Okay, so dito sa mid na to mga kabidyo, okay, siniris muna natin silang dalawa, positive nito pumunta sa negative nito. And then, ganun din sa ating tweeter, sa ating metal dome, positive nito pumunta sa negative nito. Series, and then, itong apat na to pinaralel natin mga kabidyo, okay. Ngayon, yung positive nito, kumonekta sa positive nito, and then yung negative nito, kumonekta sa negative nito. Okay, and then diretso sa amplifier natin. At gumamit tayo ng kapasitor dito sa ating mid na 6.8 UF or microfarad at 100 volts. Sa ating tweeter is 2.2 UF or microfarad. Yan yung ating ginamit na kapasitor dito sa ating mga mid and tweeter. Sa ating connection, series and parallel connection mga kabidyo, okay. Ang ating mid is Pro HM515, Crown Brand, size 5. At yung ating metal dome, Pro DT100 at ang wattage niya is 150 watts. Ayan. Ganyan din yung sa ating kabila mga kabidyo, okay. Okay, dito sa ating taas pala. Yung ating tweeter horn, ganyan din sa ating kabila. Kung ano connection natin dito, ganun din yung connection natin dito. So, wala kayong makikitang kapasitor dito, nilagay natin dito sa loob. Okay? Para mas malinis tingnan dito sa ating speaker. At sa ating whooper, at sa ating subwoofer, ang connection po natin dyan is parallel connection. Okay? So, isarado na natin to. Okay, ito yung ating mga speaker mga kabidyo, okay. Ang ating subwoofer, Pro SW1236, 200 to 360 watts, 8 ohms dual coil, pero bakanting isa, hindi natin ginamit. And then ang ating woofer, KW123, 300 watts, 8 ohms, positive nito, kumonekta sa positive ng ating subwoofer, negative ng ating woofer, kumonekta sa negative ng ating subwoofer. Okay, parallel connection mga kabidyo. Okay. And then, diretso sa linya natin, papuntang amplifier. Check mic test. Hey, check test. Hey. So sa mga oras na ito mga kabidyo, okay, nagtotonan na tayo ng ating microphone. Hey. Sa ating hello amplifier. Check. So test. Dito sa gantong set mga kabidyo, okay, sa ating video, hey, kailangan nating itono or timplahin test yung ating check microphone sa ating amplifier, hey, para iwas talagang test feedback.
Yung nga lang, medyo may katagalan talaga magtono minsan. Hey. Dahil check. Kailangan mo isa-isahin yung mga frequency ng hello. Ating microphone. Hey, mic test. Hello. Check. Hey, test. Check. Hello. Kagaya niya mga kabidyo, meron hey. Isang konting ugo pa. Okay, or feedback. Kailangan pa natin magbawas sa check. Twitter hey, or sa mid. Mic test. Hey, hello. Sa pagtimpla ng ating microphone mga kabidyo, kailangan lang natin magdagdag bawas. Okay, kung malakas yung ating bass, kailangan natin bawasan. Hey, and test. Kung mahina naman yung ating high or mid, kailangan natin magtaas. Kanya lang mga kabidyo, sa pagtitimpla hey. Ng ating test. Microphone. Check. Hey, mic test. 1, 2, test. Hey, check. Check, test. Check, hey, test. Hello, check. Mic test. 1, 2, test. Hey. Hey. Hello. Check. Test. Hey. Mic test. So, sa pagtimpla ng video okay or ng ating microphone mga kabidyo okay, kailangan lang talaga natin pakinggan ng mabuti kung ano yung tunog or yung frequency check. Na dapat nating hello. Bawasan test. Or dagdagan. Hey. Ganyan lang check. Po yung technique sa ating pagtimpla ng ating microphone hey. Hanggang sa maging okay na yung ating vocal. At sa pagtimpla natin mga kabidyo okay, hindi naman natin kailangan ng sobrang lakas ng microphone check. Or sounds ng vocal. Okay, test. Ang mahalaga dito test. Is pantay yung ating vocal sa ating music. Aanhin natin yung malakas sa sound sa vocal kung distorted naman, di ba? At syempre, kailangan din natin pakiramdaman yung ating mga gamit kagaya ng ating amplifier at ng ating speaker. Hey, test, check, check. Hello, test, test. Hey, hello. Check, test. At sa wakas, ayan na nga natimpla na natin ang maayos. Sound test. Hey. Ipakita ko sa inyo yung loob ng ating video okay box. Yung ating linya mga kabidyo okay, sa ating linya ng ating microphone at yung ating mga tweeter at speaker.
Okay, sa ating microphone input. Ayan, makikita nyo wala tayong nilalagay na mylar dito. Kasi sa mylar nga mga kabidyo, okay, medyo nababawasan yung kanyang feedback. Yun nga lang, medyo nawawala yung quality ng sounds ng vocal. Okay, medyo nagiging, okay, medyo nawawala yung sagitsit niya. Okay, kaya hindi tayo gumagamit ng mylar. Pwede kayong gumamit ng mylar, nababawasan nga yung feedback niya, kaya lang yung quality nga ng tunog ng microphone nababawasan din. Okay, hindi kagaya ng walang kinakabit na mylar. At ang ginagawa lang natin dito is nag-a-adjust lang tayo ng ating mga equalizer. Yung eksaktong timpla lang, okay? So, ito yung ating timpla mga kabidyo, okay? At wala naman tayong sikreto dito sa ating ginagawa na to dahil lahat is bunyag. Okay? Hindi naman tayo maramot. So, ito yung ating timpla. Ito lang yung ating mga sikreto. Kung bakit medyo bawas yung feedback ng ating video, okay? Kung ikukumpara natin sa ibang video, okay? Konting lapit lang ng microphone. Ayan, umiirit na. So, ito yung ating ginagawa para mabawasan yung ating feedback. At depende na rin pala sa mga gamit na ginagamit nyo sa inyong video, okay? So, dito sa ating set mga kabidyo, okay, ang ginagamit natin is Sakura 733. Bakit Sakura 733 mga kabidyo, okay? Dahil itong 733 mga kabidyo, okay, matitimpla mo. Ayan, matitimpla mo maayos yung inyong or yung ating microphone input, okay? Dahil kung hindi mo matitimpla ng maayos yung inyong microphone input, kagaya ng ganito. Kunwari wala tayong timplahan na ganito, yung ating mid, high, low. Hindi mo matitimpla na maayos yung inyong microphone. Okay? Hindi tayo makakapag-adjust. So, dito sa 733, parang may mixer ka na. So, kailangan lang natin mag-adjust sa ating mga frequency kagaya nyan. Okay? So, dito pa lang sa microphone input, nasasala na natin. Or napipilter na natin yung ating mga frequency na gusto. So, kagaya nyan, kapag umirit yung ating microphone, pwede mong bawasan yung ating high or yung ating mid. Kung umuugong naman, low naman siya. Okay? So, yan yung ating ina-adjust para mabawasan yung ating mga feedback sa ating microphone. So, yun yung isa sa kagandahan ng may tinitimpla kang equalizer sa microphone input. Okay? So, pwede rin naman magsaksak kayo sa ating player. Yun nga lang, dapat may equalizer din yung microphone nyo sa inyong player. Okay, para ma-adjust mo rin. So, kapag nakasaksak tayo sa ating player, syempre, yung kanyang mixing sa sounds at yung ating mixing sa vocal is iisa na pagdating sa ating amplifier. So, medyo magkakagulo rin sila. Okay? Medyo komplikado yung kanyang mga, yung ating mga timpla sa ating music at sa sound. Kaya, naglalagay tayo ng microphone input sa ating player or sa ating amplifier para matimpla natin na maayos na hindi nagagalaw or konektado sa music volume. Okay, kagaya nito mga kabidyo, okay, yung ating music, yung ating video, okay? Okay, dito sa ating amplifier, matitimpla ko siya na maayos dahil meron sariling equalizer yung ating music. Okay? Kung gusto mong pabusugin yung ating music, pwedeng-pwede na hindi naapektuhan yung ating vocal. So, yun yung kagandahan na magkahiwalay yung equalizer ng microphone at ng music. At isa pa mga kabidyo, okay, depende na rin sa mga microphone na ginagamit nyo. Okay, dahil yung ibang microphone mga kabidyo, okay, is medyo high frequency or mid frequency yung kanila mga voice coil. So, depende rin sa mga microphone na ginagamit. Okay, maraming dahilan mga kabidyo, okay, kung bakit na-feedback yung ating mga microphone sa ating video, okay. So, yan lang yung isa sa ating technique. Wala naman tayong sikreto, pero yan yung isa nating technique para mabawasan lang yung ating mga feedback sa ating video, okay. Mga kabidyo, okay, nakita nyo yung ating mga technique or ilan sa mga technique natin para sa mga microphone natin na mapapidback, at yan yung mga ilan sa technique natin. So wala naman tayong ibang sekreto dito sa ating mga set natin na ginagawa. Kaya hanggang dito lang mga kabidyo, okay, sana yung nakatulong ang video natin ngayong araw na to sa ating mga kabidyo, okay, natin dyan na pagod na sa kanila mga microphone na takaw feedback. At sana kahit pa paano nakatulong ang video natin ngayong araw na to. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe or follow sa ating YouTube channel, gayon din sa ating Facebook page, subscribe na po kayo and notification bell mga kabidyo, okay, idami nyo na para lagi po kayong updated sa ating mga ginagawa mga video. And pakilike and share nyo na rin po kung nagustuhan yung ating mga video. Kaya hanggang dito na lang at maraming maraming salamat at hanggang sa muli. God bless.